So ayun mga brad, bali ngayon, ito yung ECU niya. Dinalas natin to kahapon. At ngayon, sinigurado natin, chinek natin yung wiring, stator, yung mga posible na masira sa kanya, chinek na natin para sigurado na ECU nga may problema sa kanya na papalit. Pag pinalitan to, gagana na siya. Kung nakikita nyo, yan, binakbak ko na siya. Ngayon, unti-untiin ko siya para makita ko yung pinaka-electronics part niya. So, nakasilyado kasi siya eh. Kasi alam nila na repair siya kasi nga electronics ang loob nito. Ngayon nakasilyado, kaya nila sinilyado yan ng bagos kanila. Ngayon tatry natin na alisin yung pinaka-sealed niya at makita lang natin yung mga parts niya kung ano yung nasunog sa kanya. So ayun mga brad, natanggal na natin yung silyado nitong ECU ni Grabis. Grabe talaga mga brad, ang hirap tanggalin. Kailangan na maingat ka sa pagbakbak nitong rubber na to. Rubber siya eh. Kaya ginanito to ni Yamaha para hindi makopya. Ang sa ganun sila lang yung may pattern nito. Eh tayong mga Pilipino eh makukulit minsan, di ba? Kailangan mga brad eh, kasi medyo may kamahalan talaga, nasa 5.5 yun yung pinakamura. Meron na 6,000, 6.5, meron ako mga nagcanvas na yung may-ari nito eh. Ngayon na pinahintulutan niya tayo na yan, i-try, i-repair. Pag na-repair, okay. Pag hindi, okay lang din kasi handa naman siyang bumili ng bago. Tsaka mas gusto niya yung bago. Tsaka kagandahan nung doon sa may-ari, napahintulutan niya tayong ibigay sa atin ito para nang sa ganun mapag-aralan. Baka may masiraan na ECU at wala talagang budget, baka pwede nating gawan ng paraan para mababa lang ang magastos niya, no? Ngayon na sa pag testing ko, may diferensya tong capacitor, medyo lumubo to. And nakita nyo medyo butas o ano, medyo may tubig-tubig yan nung binuksan ko. Pero na dito, may diferensya na to kasi nagpawis na siya eh. Kaya nabakbak ko ng maayos yung banda rito kasi lumabas na yung parang langis niya. Ayun, konting kaalaman dito sa ECU, sa pagkakaintindi ko ha, mga brad. Ito kasi nga tatlo, bali anim na pins na yan, eh, di ba? Yan yung sa charging tsaka sa start natin eh. Tapos ito namang maraming pin, yan yung pinaka CDI. Yan, yung part na yan. Pasensya na kayo, maruming koko ko. Ngayon mga brad, itong part na to, ito yung sa charging system natin tsaka sa electric start. Kasi itong part naman na to, nandito yung control ng FI, mga sensor, yan, nandyan. Pero nagbabato rin ng power to rito. Kaya importante na buhay ito, lalo na yung charging, no? Yun ang importante dyan. Medyo komplikado kasi ito eh. At talagang kailangan na dahan-dahanin ko pang bakbakin itong mga to. Sa pangsamantala muna mga brad, meron akong gagawing video mamaya pag uwi ko. Magko-content tayo ng kung bakit nasisira ang ating charging system. Ayun, napaka-importante panoorin nyo yun mga brad. Habang pauwi ako sa aking bahay, tayo ay magko-content para na rin sa mga kagrabis natin. Tsaka kung bakit nalolobat ang ating battery. Kasi kung di malolobat ang ating battery, walang magiging problema sa ECU eh. Matibay itong ECU na ito eh. Yung panoorin nyo na lang basta habang pauwi ako, doon tayo doon ko sa inyo papaliwanag kung bakit ito nasisira at kung bakit nalolobat ang ating battery. Panoorin nyo lang, tapusin nyo itong video nito. Maraming salamat. Ayun, may ginagawa nga pala tayo na Grabis na ang sira niya ay ECU. Check muna natin bago natin na pabilin ng ECU. Check ko muna yung wiring niya at
At yung mga pwede pang ibang masira, gaya ng stator, sinisigurado natin na talagang ECU nga ang sira. Para lang sa ganun, eh, pag sinalpak natin yung bagong ECU, gagana na siya kagad. Mahirap kasi, syempre, medyo may kamahalan yung ECU ng Grabis, ano. At, kaya kailangan siguraduhin. Bali mga brad, ang ginagawa ko sa kanya, pagka-check ko ng wiring at sigurado naman ako na okay na lang lahat, yung ECU ng Grabis natin, sasalpak naman natin doon sa defective Grabis. Nang sa ganun, eh, sigurado tayo na yun lang ang sira. No? Hindi na tayo na... Mahirap kasi kung... hindi natin gagawin yun, eh. Kawawa naman yung ka-rider natin na magagastusan ng malaki. Tapos, eh, may iba pa palang sira. Bukod dun sa ECU. Kaya, ganun diskarte yung ginagawa ko, mga brad. Para na sa ganun, eh, masigurado na talagang okay siya pagkainanan natin. Ayun, sa mga nagtatanong, marami tayong natatanggap na comment sa ating channel, ano. At bukod doon, may mga PM sa atin na personal message. PM na, personal message pa eh, no? Yan, may mga nagtatanong na paano daw, ano daw ang senyales para makaiwas sa pagkasira ng ating ECU. O paano maiiwasan? Gaya ng sinabi ko, inuulit-ulit ko, na pagka ikaw ay nalobat o ayaw na mag-start, huwag nang pilitin. Depende na lang kung nasa malayo ka, kailangan mo umuwi o kailangan mo pumunta sa bilihan ng battery. Eh yun, tsaka mo i-kick. I-kick start. Pero hanggat maaari, eh, huwag mo nang gamitin yung kick mo. Ayun, para additional na idea na rin, no? Kung bakit nalolobat, kasi yun ang nag-uumpisa, dun nag-uumpisa, eh, no? Ang nakakalobat kasi ng battery, mga brad, yun, isa na nga yung GPS, two-way alarm, tsaka yung kill switch. Kung meron kayo nun at hindi mo gagamitin ng mga ilang linggo o ilang araw, eh, mas maganda i-disconnect mo muna yung terminal ng iyong battery. Kahit yung isang linya lang. Kung kahit yung positive lang, alisin mo lang yung pinaka-terminal sa battery. Nang sa ganun, mawala ng supply yung two-way alarm mo. Kung matatambay lang na matagal at safe naman para hindi maubos yung karga ng iyong battery. Yun, isang way yun para huwag kang malobat. Ha? Depende na lang yan, syempre, kung nasa sa inyo yan. Kung nakipark lang kayo at may pinuntahan lang kayo, wala naman kayo sa bahay, eh, ba't nyo di-disconnect yung alarm nyo? For safety nga yun, eh, di ba? Ang ibig ko lang sabihin o iparating sa inyo, pag nakaparada kayo sa inyong bahay o safe naman ang iyong motor at matagal kayo matagal bago nyo gamitin ang iyong Grabis, eh yun, disconnect nyo para na sa ganun hindi siya malobat. Kahit yung isang terminal lang ng battery. Kasi pag nalobat ang iyong battery, andyan na yung ayaw mag-start. Ngayon, ikikik mo, kung wala naman problema, nalobat lang siya, ayaw lang niya mag-start sa push start, ikikik mo, mag-start naman siya. At tignan nyo yung, importante rin mga brad, check-checkin nyo lagi yung charging niya. Kung nasa
13.9, 13.8, good yun mga brad. Minsan nagpo-14 yan. Pero kung ang charging mo is 12 point something, medyo alerto ka na ron. Baka ayaw na nga mag-charge o ayaw nang magbigay ng supply ang iyong ECU o ang may problema na ang inyong charging system. Kaya yun, yun ang madalas nyong gawin. Lagi nyong checkin yung voltage na pag naka-start na yung grabis nyo, lagi nyong imo-monitor ang inyong charging pag naka-on na ang inyong grabis. Pagka nakita nyong hindi siya nag nasa 12 point something lang siya, hindi siya umaangat ng 13, eh huwag nyo nang pilitin, huwag nyo nang gamitin, ipacheck nyo na kagad, baka sakaling ma-survive pa yung inyong ECU. Kasi pag pinilit nyo yan, eh talagang susunugin ang inyong ECU at magkakaroon ng problema. Minsan kasi mga brad, hindi kaagad si ECU ang may problema. Bago siya magka-problema, may problema pang iba yan. Alam yan ng ating mga kasamahan na mekaniko, mga veterano talaga pagdating sa mga ECU. Alam yan. Hindi magkakaroon ng problema si ECU hanggat wala siya nade-detect na problema. Magbibigay tayo ng ilang tip panantiling kondisyon ang atin na ECU. Unang-una mga brad, may mga terminal yan. Lalo-lalo na yung terminal ng charging. Kung nakikita nyo, sa ilalim ng upuan, meron dyan na nakasaklob ng plastic, na transparent na plastic. Yun, number one yung i-maintain yan na malinis at hindi masyado nababasa, no? Kasi pag yan na nag-loose contact o nag-loose connection, isa yan sa hindi mo mapapa-start ang iyong motor at isa yan sa hindi mag-charge ang iyong battery. Pag hindi nag-charge ang iyong battery at yan lang ang problema at ginamit mo pa rin, ayun, susunugin niya na yung ECU mo. Kaya para makaiwas, ugaliin na check yung connection na yan. Bigyang number one na i-maintain nyo yung sinasabi kong connection na yon. Sa ilalim ng inyong upuan, may makikita kayo, tapos may tatlong wire yun na nakakonek. May connection siya na plastic. Linya yun ng papuntang ECU para magbato ng charging. Para magbato ng kuryente. Inuulit ko lang mga brad, hindi tayo batikan o hindi tayo eksperto sa ECU, no? Nakakaintindi lang tayo kung paano yung flow niya sa ating motor, kung ano yung trabaho niya sa ating motor. Meron po tayong mga eksperto dyan talaga na alam yung pasikot-sikot ng ECU. Basta ng atin, alam lang natin yung trabaho niya sa ating motor. Ayun, isa pa, ang pangalawa natin is yun nga, yung ating battery, no? Sabihin na natin at aminin na natin na mahina yung stock na battery, lalo-lalo na yung dilaw, no? Minsan wala pang isang taon, nasisira na talaga siya.
di na siya tumatanggap ng charging. Yung kasi nga hindi na tumatanggap ng charging, kasi ang diferensya naman nun, pagka pina-charge mo sa mga motor shop, na-charge siya kasi malakas yung pang-charge nila ron. Kaya nagiging okay siya, nagagamit nyo. Nagiging 12 volts siya. Kaso lang, pag sinalpak nyo na sa inyong Gravis, andyan na. Hindi na kaya niyang tanggapin yung voltaheng o charge na binibigay ng ECU natin. Kasi may mga nagme-message din sa atin, ano, na okay naman daw yung kanilang battery, 12 volts. Thank you. Volts daw, tumatanggap ng charge pag pina-charge nila. Yun nga yung sinasabi ko kasi na malakas kasi yung charging aparatos na ginagamit, kaya tinatanggap niya. Pag sinalpak mo na sa Gravis natin, hindi niya na kayang tanggapin. Kaya minsan talagang defective na yung battery. Ngayon, ipipilit mo pa rin. Pag pinilit mo, ang kasunod nun, ECU na ang madadamage sa'yo. Kasi nga, wala nang mabatuhan ng charging yung galing ECU. Kaya mangyayari, mag-iinit ngayon ang iyong ECU. May pumuputok pa nga niyan eh. Sila na yung ginawa kung may damage yung ECU nila talaga. Totally nga may butas. Kasi nga talagang pinilit nilang paandarin at gamitin pa rin. Sa ngayon, wala din. Tayo tayo dyan. Nakatingin-tingin. Mga ganun, di ba? Hindi naman tawiran. Hindi pa alerto. Huwag na natin sabihin, tatanga-tanga. Hindi lang alerto. So, mapagsalita ka ng pangit dahil syempre, kung mabangga mo yung kasalanan mo pa rin. Punta lang sila yung tumatawid sa hindi naman tawiran. Yun lang mga brad, yun, unang-una nga yung sinabi natin, yung pinaka-connection ng ating stator na papuntang ECU, yung medyo malaking wire siya sa ilalim ng upuan. Pangalawa, yung ating battery, dun lang siguro kung masasabi ko nga makakaiwas kayo na sa pagkasira ng inyong ECU. At sa pagmo-monitor naman, yun, number one, yung monitoring sa ating display na kailangan pag on o pag start ng makina ng inyong Gravis, magiging 13.5 or 0.9 yan. Ibig sabihin na buo o nag-charge ang inyong battery. Pag yan na 12 lang, medyo alerto na, pa-check up na. Huwag nyo na hintayin na gumastos kayo ng 5-5. Sa iba, 6,000 yan. Kaya, ayun mga brad. Hanggang sa muli. Ride safe lagi. I'm Alan Delibro. Mabalos.